na ba kayo magutom? Este, makilista sa amin. Naku, kami na bahala sa hapunan nyo, guys. Ito na ang top 7 na pagkain na na-discover namin along the way. Masasarap at makukulay na kwento na siguradong tumatak sa BNDT. Wow! Kailangan mo lagi ng kanin to dahil malakas yung... malakas yung lasa. Kailangan ng kanin. A high school graduate lang po kaming mag-asawa, so pinilit namin mapatapos namin ang mga anak namin. So, ganyan? Opo. Ilapat niyo lang po ito. Okay. Tapos ito, hindi kasama? Opo. So? Dire-diretso niyo lang po. Tama po. Pero ito, sasama. Ha? Baka sumama eh. Di ba? Sige, Nay. Yung isang yung pinakauna lang po. Ayun. Pumangit na siya. Ilabas na ang listahan. At sama-sama tayong mag-takedown ng notes, Biyaheros. Sabay-sabay natin tikman ang mga amazing food discoveries dito sa Pilipinas. Lamon! Este, kain tayo, Biyaheros. Kapag sinabi nating lechon, iniisip kagad ng tao, ah, galing Cebu yan. Correct. Sarap talaga ang lechon galing Cebu. Pero maraming hindi nakakaalam na marami ding lechon na masarap mula sa iba't ibang lugar. Case in point, yung finisher natin sa Albay. Lechon na to ay stuffed lechon or stuffed pork belly. Hindi na basic ang ating lechon, Biyaheros. Kailangan may palaman na. I guess, if you want, I guess, variations when it comes to celebrating your Christmas, if you want, pwede mo sabihin, it's actually a topic for, you know, of conversation. Yeah, I got this year a healthier pork belly roll with vegetables. Hindi lang lechon stuffed with pinakbet ang meron dito. Doble putok batok naman ang feels with their lechon stuffed with longganisa. Libad naman tayo papuntang Cebu para sa napaka-comforting sabaw dish nila. So yung isa sa mga amazing food finds na natuklasan namin nga during our biyahe the last few years ay ang larang. Naalala ko, during the pandemic, ako mismo yung nagluto nito. Kamyas ang tawag sa atin dito pero iba sa barili. So ano ang tawag sa kamyas? Iba nga. Iba. Anong iba? Hindi iba. Iba. Basta kamyas. Alright, bismillah. Ito raw ang Cebuan version ng Tagalog sinigang. Ang isdang gagamitin sa putahe, tanige. Siyempre ang bidang pampaasim, kamyas. Para mas masabaw, pwedeng dagdagan ng tubig ang larang. Nakalimutan ko nga na finiture na natin to back in the day sa Cebu nung we had to wake up early in the morning because pumunta kami sa isang fish market. Siyempre kapag fish market, talagang unang bagsakan niya, madaling araw. At doon sa mabagsakan ng mga isda, may mga turo-turo. And siyempre, I feel iba yung luto kapag bahay, dahil lalo na ako, it's my first time to cook it. At iba yung luto nila doon sa palengke. Yung larang serya ng number one dito sa Cebu. Usually po ba, kinakain ng larang sa umaga, sa hapon, marami, sa gabi? Yan talagang ginakain ng mga tao, ginadayong kami dito sa Normally, kinakain ng medyo yung madaling araw kasi malamig yung panahon. Kasi medyo maangat, mainit, at saka medyo maanghang. Sarap sa tiyan. Tamang asim, tamang alat. Yun, o. Manok, di ba ang puso na sa tabuan, no? Ano po ito? Parang mga pisngi-pisngi, ganyan, no? Ay, o. Yan nga yung masasarap, eh. Ang swak na kapartner ng mait at linarang, bigas na mais.
nakikita mo yung mantika, iyan yung isda, yung fish na isda. Kasi slow cooking siya, constant lumalabas yun. Nawawala yung lansa. At saka oil din yan ng tomato. You know, it's like freshly cooked eh. It's very heartwarming ba? Yung, parang it's the right combination of yung anghang niya, hindi naman sobrang anghang eh. Yung sakto lang. Tapos doon yung alat niya, sakto lang. Yung asim niya, definitely sakto lang. So parang it's a... sarap. Kaya nga, it's perfect nga pag early morning eh. Yung habol mo doon, hindi yung meat ng isda eh, kundi yung flavor na mismo ng soup. Which is very, very hearty. At the same time, parang pag slurp mo mula sa spoon, parang kumukuha ka ng warm blanket sa malamig na kwarto. Akalain nyo may pambatong lechon ng albay at siksik pa sa palaman habang hindi lang pala lechon ang number one sa Cebu. Pasok naman sa ating listahan ang patupat at kaskaroon ng zambales. Nako, naalala ko yung asawa ko. Dahil yung asawa ko nagbibigay talaga ng pasensya sa pagbe-braid sa buhok ng only daughter namin. Eh, nung ginagawa ko yung case mismo ng patupat, hirap na hirap ako. Sa abanggan zambales nyo ito, pwedeng masubukan. Ano po yung ginagawa natin? Ito po siya yung malagkit po, sir. Okay, kakaning malagkit? Opo, okay. Ilabot po sa gata. Gata, okay. Tapos ilalagay po dito sa dahon ng... Dahon ng saging? Dahon ng nyog. Ay, dahon ng nyog, yes, yes. Talaga namang na-challenge ako sa paggawa ng kakaning patupat, ha? Ito po sa'yo yung paggawa ng bahay. Ako po. Galing ko po ditong manood lang. Mas pakihawa po, sir. Okay. May po bang gumawa, sir? Well, susubukan ko po at my best. Pero please do not expect much. Pero sige na nga, malay niyo naman, magawa ko tong bahay ng patupat, no? Ganun so, po ulit. Ayun. Oh. Tapos bitawan niyo po yan, sir. Kaya kinakalbo ko yung ano yan, babaeng anak ko, tal hindi ako marunong mag-braid eh. Opo. Tapos ganyan po ulit, sir. Oh. Ayan po. Okay. Sandali niya lang. Ako sinus... yan. Yan. Tapos yan, ipaganap po yung ulit. Ilalim pa ako po. Ma'am, bigyan mo po ako ng mathematical question. Masasagutan ko pero... Okay. Tira ko lang po yung negosyo niyo. Hindi naman po. Sa paggawa ng patupat, isinasabay na rin nila ang paggawa ng kaskaron dahil pareho itong niluluto sa katas ng tubo. Aabot ng 12 oras ang pagluluto ng patupat. Wow! Talagang labor of love! Pagkatapos maluto ng patupat, sunod na isasalang ang kaskaron. Ilang minuto pa, hahanguin na rin ang kaskaron. Ito yung pinakita namin sa inyo kung paano lutuin ang kaskaron pati patupat. I gotta say, yung expectation sobrang taas kasi sobrang tagal nilang ginagawa to. As in, kanina alauna sila, 1 a.m. sila nagising para lutuin lang to ng for 12 hours. Isipin mo. Sarap nga naman. Ayun, ito. Of course, it's sweet, very chewy. Parang siyang fried mochi. Diba? Diba ganun yun? Esensya na. Walang mga locals tayo dito para turuan ako para tanggalin yung ano, wrapper. But it's okay. Kanya-kanya din yan. Kanya-kanyang style. Ibang-iba sa patupat at kaskaron ang sunod nating memorable na pagkain. Maaring simple lang ito, Biyeros. Pero nang dahil sa kwentong karugtong nito, lalo na para sa mga lokal, naging amazing siya para sa amin. Iba rin yung dating. Kahit simple, naalala mo yung simple pero rock. Ito yung sa... Simple talaga, sir.
Kasi sabi niyan sir eh. Alam mo kung bakit? Sabihin muna natin kung ano yung produkto, hindi pa natin sinasabi. Ano ba yun, sir? Yung Pinay Pie. Ayun nga yun! Oo, yun nga. Pero hindi pa nila alam. Ah, di pa alam. Ulitin natin. Ulit. Anyway, yung Pinay Pie. Yun, sir. Ayan. Di, sa amin kasi, sir, sa Bohol. Sa Garcia Hernandez. Pumasagi na pa yung mga ito. Sa Garcia Hernandez Bowl, sir. Limestone capital of the... Wow! Tama. Oo. Sa amin kasi, siyempre, malayo sa city o ano man. Pero for example, sa amin, 2 hours pa away. So, walang asukal o walang mga alam. Walang asukal. Oh. Mantika, meron, siyempre. So, explain muna natin, itong Pinay Pie kasi na ito ay saba. Saba, sir. Oh. Hindi pwedeng ibang saging. Oh, basta saba. Oh. At yung ginagawa nila, yung isang saba, hinahati nila into 3 into 4 para nagiging para maging Pamay Pie. Yun talaga, sir. Iwan ko pa tinawag na Pamay Pie, pwede mang ano. Iniwang slice na saging. Nang bumisita kami sa Bohol, pinagluto kami ng influencer na si Cynthia Alambatin ng Pinay Pie. So while waiting na maluto yung Pinay Pie natin, so mag-talking-talking muna tayo, no? So simple lang itong na klase na Pinay Pie. Parang walang ka-pressure kasi niluto lang siya agad, no? So hindi katulad ng ano, yung merong may nga Pinay Pie kasi na lalagyan pa ng mga coating, ganun pa ito, napaka-simple. And then, sure bowl na masarap. Oh, diba? Luto na po ang ating Pinay Pie. So, I remember when I was a kid, ito talaga yung sikat na tinda sa kantin. So, napakamura pa, tapos napakasarap. So, yung Pinay Pie, well, how they present it here, you buy one, but you get 3. Very smart. At least for sharing. Apat ang nakwento naming amazing na pagkain. Yan ang lechon na may pinakbet. Linarang. Patupat. Matatagpuan naman sa Agusan del Norte ang sunod nating amazing eats. Alam niyo, during the pandemic, syempre, dahil hindi tayo kalipad, meron tayong kinausap ng mga kaibigan natin na mag-shoot para sa atin. At isa sa mga episodes na pinuntahan natin ang Agusan del Norte. At yung tumatak sa akin dun sa biyahe natin sa Agusan del Norte, yung worm na tinatawag nilang abatod. At dahil nga wala pa akong experience noon, yung naka-experience yan ay si Jeff, pati si Kuya Daniel. Jeff, Daniel, pare. Tayo na lang nandito eh. Hindi ko pag-usapan na natin para lang malaman ng viewers natin. Ikaw kasi, hindi mo naman normally kinakain yun. Hindi talaga. So, ikaw sinubukan mo yun? Sinubukan ko siya kasi napasubo na ako sir. Sinubo sa akin talaga literal ni Miss Luan that time. Galing siya sa patay na buko eh, katawan ng buko. Galing siya sa patay na katawan ng buko. Gumagalaw pa siya neto or medyo niluto na? Hindi sir, buhay eh. Buhay. Hindi ko talaga siya makakaliwata kasi sir. Sobrang namaga ako, na-allergy ako. Kasi naman ko ng allergic reaction. Alam namin, ikaw talaga kinakain mo to, di ba? Oo, sir. I mean, kasama ng million things na kinakain mo. Lahat sinusubo. Para sa mga hindi nakakala mga Biyahero, si Ka Jerry, a.k.a. Kuya Daniel, ay, sa gitna ng daan, sa gitna ng gubat, eto, kulang na lang. Nagsunod siya ng Kuya Kim sa ate. Burgesis, monsmerhesis, kinikesis. Yung parang scientific name, tapos kakainin niya. Anyway. Sa amin yun, sir, kasi yung insekto na yun ay peste. Peste siya sa mga buko. Kasi pagka yun, pinasukan ng insekto na yun, at doon na siya nangiplog, mamamatay na yung buko. Oo, mamamatay na siya. Ang luto kasi sa amin nun, niluluto pa eh. Yung sa'yo, kinain mo ng ilaw. Oh, yung kasi yung sa amin kasi, yatanggal namin yung bandang pitan kasi yan yung bituka niya eh. Yung itim. Okay. Tsaka namin igigisa siya ng may tubig ng konti, tapos asin lang. Patutuyin mo yun. Sinubukan ng aming Biyahero correspondent na si Mikay ang deep-fried abatod sa Agusan del Norte. Let's welcome the special guest, si Abatod. Hala, cute man siya. Ay, cute. So, joke lang, hindi ito yung kakainin natin.
itong deep fried abatod. Tapos kung familiar kayo sa bakukang, tinatawag namin yung bakukang dito sa lugar namin. Yung parang beetle. Ito yun siya. So, dapat kunin muna natin yung ulo dahil matigas. Tapos isasaw-saw natin siya sa natural oil, sa mantika niya. So, yung process ng pagluto nito ay diretso lang. Plainly yung abatod. Bahala ka liha. So, kainin na natin. Mmm, crunchy. Dayuhin naman natin sa Laguna ang isa pang pagkain talagang tumatak sa akin. Hindi ko makakalimutan dahil sobrang warm ng pagtanggap sa atin ng pamilya na yun, lalo na si Mommy, habang tinuturuan tayo paano gumawa at yung history ng pianono. And at the same time, yung to my surprise, kasi usually naman ako, hindi ko alam kung ano yung magiging final product. So you go through the process, bukod sa kwento namin ni Mommy, yung taste ng final product, I have to say, it was so good. Mayigit 25 years na gumagawa ng masarap na tinapay ang tindahan ito sa Nagkarlang, Laguna. A high school graduate lang po kaming magkasawa, so pinilit namin mapatapos namin ang mga anak namin. So kayo po yung pioneers ng pianono? Meron pong mga dati ng pianono, pero bread po ang mixture na. Okay. Hindi po cake. Ah. So parang... Ni-level up, ganun po ba yung... Oh. Pagkarol, pagugulungin na ito sa asukal. Ilagay niyo na po sa guitar. Feeling! Ay! Tama po? Ako! I guess mali yung ginagawa ko kasi may mga nagre-react. Harap! Lasang cake na may feeling. Ako tatawagin ko yung sa aking ano. Hindi pianono, kundi Iyanono. Pero sa totoo lang dapat hindi no eh. Kasi kapag asawa mo, yes lang ako ng yes. So, Iya, yes, yes. Last ko na yun. Thank you. Hindi pa tayo tapos maglistaan ng mga tumatak na pagkain, Biyeros. Last but not the least, palapa ng Iligan City. Ito'y para sa mga quote-unquote seasoned spice eaters dahil kailangan mo ma-appreciate yung lasa eh. Nararamdaman mo na lang talaga yung sunog sa dila mo. Ito, actually meron siyang ganun din to a certain degree. Depending on your, I guess, how you can handle this type of spice. Ano bang nasa loob ng palapa? Nandiyan yung shallots, nandiyan yung bell pepper, nandiyan yung sili, nandiyan yung onions, nandiyan yung garlic. Merong pater na beef, merong pater na chicken, merong pater na tuna. Ano na yun eh? Okay, masalap na. Hindi konti na dyan. Lagyan naman natin ngayon ng palapa. Parang sambal. Woohoo! Yan na! Ito yung paborito ko dahil para siyang chili garlic. Kapag kumakain sa Chinese food, order ka ng dim sum, pretty much it. You can actually replace that chili garlic with this powerful sauce, which is really, really good. Love it! And there you have it, mga Biyeros, our top 7 amazing food discoveries. Sana naman nabusog namin kayo. Siyempre, ang pitong ito, sample lang namin ng mga pagkain sa Pilipinas. Sa totoo lang, patingin pa lang yan, Biyeros. Siguradong marami-rami pa tayong mga amazing na pagkain matitikman. Okay, wish you more good eats, mga Biyeros!